Kumusta mga brad? Habang tumatagal nga po paganda ng paganda or papogi ng papogi yung mga motor na dinadala dito sa Pilipinas. Kung ikukumpara nga po dati, mas unique na yung mga pormahan ngayon. Swak na swak para sa mga bagong henerasyon. Pero meron pa rin namang ibang motor na inspired yung forma doon sa mga nauna at pinamodern lang nila. Kumbaga, sinauna yung looks pero makabago yung mga features. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, noong mga nakaraang buwan nga po, nagawan ko na ng video ang motor na ito. At sinabi ko nga po doon na wala pa siya sa Pilipinas pero malaki ang tsansa na dalhin siya dito. At yung presyo niya sa ibang bansa, pag dinala siya sa Pilipinas, mas tataas pa. Kung atin nga po pagbabasihan sa Malaysia, yung presyo po sa motor na ito ay 8,888 Malaysian Ringgit. Na kung i-convert nga po natin dito Philippine Peso, ito po ay mapatak ng 110,000 pesos. Ha? O diba, nakakabili yung presyo, bro. Pero syempre huwag muna kayong mag-react kasi yan lang naman po ay presyo sa bansang Malaysia. Pagdating sa Pilipinas, mas tataas pa yan. Hindi, joke lang. Syempre, hindi pa natin alam. Pero ngayon nga po, alam na natin. Pero mamaya na nga po natin babanggitin. So nandito na nga po sa Pilipinas ang CF Moto Papio XO-1 or CF Moto XO Papio Racer. Nung wala pa nga po ito sa Pilipinas, marami talaga nagsasabing kapag din nasa Pilipinas to, bibili sila. At ngayon nga po, nasa Pilipinas na siya, nagka-amnesia na yung iba. Nakalimutan na yung mga pinagsasabi nila. Ibang motor naman daw talaga kasi yung hinihintay nila. Nandun pa daw sa Qatar. Katarantaduhan. At dahil dyan, pag-usapan nga po natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang CF Moto XO Papio Racer na merong 126 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-electronic fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air-cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 9.4 horsepower, 8,250 RPM, 9.2 Nm torque at 6,500 RPM. Kaso lang mapahanggang ngayon nga po, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero dahil nandito na kayo sa Pilipinas, panigurado aabot ng 120 kph yan. Mas mabilis yun nandito kumpara doon sa Malaysia. Siyempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang ganyang tangke ay kayang magkarga ng 7 liters fuel tank capacity at wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Sana matipid. Ang sukat ng kanyang gulong 120x70x12 sa harap at 130x70x12 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito malupit to. Sapagkat ito nga po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang matindi dito, ito po ay naka-dual channel ABS. 125cc na naka-dual channel ABS. Sabi nila, malayo ka na daw sa disgrasya. Huwag lang mapunta sa rider na tanga. Ang kanyang seat height ay may taas sa 760mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 114kg. Hindi ganun kabigat, hindi ganun kagaan. Swakto lang din. At mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po lahat. Yung kanyang nga pong headlight, talagang agaw eksena. Maganda yung pagkakaporma. Nakahugis X at O. At yung kanya ding signal lights, nakadikit lang sa ilalim. Hindi siya nakausli. Kaya walang signal lights na mababali. Huwag ka lang mahuli ng misis or ng girlfriend mo na may kaangkas na iba. Pag nahuli ka, panigurado yung leeg mo mababali. At napakaangas din ng pagkakapwesto ng kanyang side mirror. Nakalagay na po sa dulo ng manibela. At ang kanyang nga pong gauge panel, simple lang na pinaghalong digital at analog. Simple pero astig. Yung kanyang tambucho, dyan po nakapwesto. Kaya malinis po ang bawat gilid. Kaso lang, baka mainitan yung hotcake ng angkas. Alam nyo nang ibig kong sabihin. At yung ilalim nga po ng kanyang makina, meron po siyang takip na parang araro. Bukod nga po sa napaka-astig na retro niyang pormahan, wala na pong gaanong special sa kanya. Okay. Pero ito, special to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng pangmalakasang inverted fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng pangmalakasan ding monoshock. Na ayon nga po sa mga tao na kagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot.
At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagay ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin. Wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng... Wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore, ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At regarding nga po sa presyo niya, ito po ay nagkakalaga ng 128,900 pesos. Sabi nga po ng iba, mahal. Pero sabi naman ng iba, mahal din. Pero kung marami ka namang pera, siguro naman walang magiging problema. Ikaw Brad, ano sa tingin mo? Pabili kay mama or pabili kay papa? So hanggang dito na lang muna mga Brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam niyo na kung sino yun. So shout nga pala kay Neo Mars. Shout kay Jerwin Abay. Shout kay Gail Alivio. Shout kay Rica Pradas. Shout kay Jude Angelo Jimeno. Shout kay Random User. So hanggang dito na lang muna mga Brad, at muli, ride safe, stay at home at stay safe, at syempre, stay alive, K-Pie.